ilang presidente dumaan, give up, walang wala. Kung hindi si Duterte ang umupo, wala. Yung mga nakaupo, may mga negative, positive man, aspect sila, pero ito talaga malaking bagay na walang nag-aakala na mangyari pa ito na ganito. Safety pala to, itong ginagawang harang dito. Bali dito na yung mga tao sa kabila, tapos kasi may magtatrabaho dito. Para safety na rin. Kasi hindi may iwasan yung mga pagulang bako to. Hindi may iwasan yung may mga taong papasok talaga rito. Hindi matirean sa kalabag ng mga tao yun na may bako. Baka mapakal. Oh, disgrasya. Oh, tama, tama. Kaya babakuran dito yung mga bawal na yung mga tao dito sa parking dito. Oh, bali siya labas na lang, gandito na lang. Okay. Yan po sir, yan si sir, bago lang po siya pumasyal dito, no? Bali, ngayon tatanungin po natin kung ano pong masasabi niya ngayon dito sa lugar ng Manila Bay. Dati sir, ilang huling punta niyo po dito? 2 years ago. Ah, 2 years ago. Bali, madumi pa tong lugar na to. Maduming madumi, nakakahiya sa mga bisita. Ayun. Lalo na sa mga foreigner. Pero ngayon, malinis na po, no? Oo, kasi nag-give up ang mga nakaraang mga presidente na hindi na kaya, hindi makaya sa laki ba nito. Tapos ngayon, interesado ang mga tao, mga volunteers. Sandali lang. Tapos, nadisiplina na rin mga tao. Ayun. Hindi lang Metro Manila, pati na rin Bulacan, Pampanga, itong Bataan. Itong kulay talaga nito, mahirap pang mabago di tulad sa mga beaches, sa mga hindi ditong lugar kasi maraming ilog ang dito lumalabas. Dito bumabagsak. Itong Pasig River. Pasig River. Ano pa, mga drainage. Kaya hindi magbago yung kulay. Magbago man, konti lang. At saka marami ng isla ngayon. Marami na. Tumatalon dyan, may ibon naman na nagbabang. Noon, hindi. Sir, yung mga bumabatikos dito sa ginagawa nating gobyerno, kasi may mga taong gumabatikos, ba't daw kailangan pang gawin ito, no? No? Wala naman, bakit noon wala namang nagawa? Kasi oposisyon yan sila. Kahit ano na lang masabi para parang ayaw nilang nagawa na maganda sa President Administration. Pero ano bang nagawa noon ang karaan? Wala. Wala, Kaya dapat tutulong sila. May alam sila. Hindi mag-advise sila, mag-suggest kung anong mas maganda, hindi yung sisi na nakita naman natin anong nangyari na ngayon, mas maganda. At saka yung mga reclamation talaga, lumumait man yun, hindi man buhangin. Pag mayroon ng nakasira, siguro, kunti lang, pero wala nang ibang. So, saan ba kukuha ng puro buhangin itambak yan? Diba, saan ba kukuha? Sa Bisaya, marami. Kasi maraming mga isla, pwede doon sa ilalim ng dagat. Okay na rin. Okay na rin po. Ayun, sir, video kasi may mga kababayan tayong mga negative yung mga pananaw dito sa may Manila Bay, pero nakikita natin si sir, diba? Positive yung positive, diba? Talaga nakita niya. Ngayon, ginagawa nila, hindi pa natin alam anong mga plano pa talaga na pagandahin ito. Tingnan natin mga 3, 4, 5 taon mula ngayon, magtuloy-tuloy pa yung administration niya. At Duterte at saka yung manok niya kung sinong tumulong niya. Kasi hindi basta-basta na project ito. Biro mumula, ilang presidente dumaan, give up, walang wala. Kung hindi si Duterte ang umupo, wala. Yung mga nakaupo, may mga negative, positive man, aspect sila. Pero ito talaga malaking bagay na walang nag-aakala na mangyari pa ito na ganito. Tama po. Ngayon maganda tingnan. Dami ng mga isda. Dami na nga eh. Mga banap. May mga kuhan nga, mga alimasang maganda po. Sir, maraming salamat po sir ha. Sa, okay. Okay sir. Thank you sir. Sir, ano pang anong mo? Pinoy vlogger po. Pinoy vlogger PH, kayo? Pinoy vlogger PH. Pinoy vlogger PH. Apo. Yan po, magandang araw mga kababayan. Yan, makikita po natin mayroong pinabakura na po itong parte na to, ng lugar na to. Yan, hanggang doon po sa dulo. Yan, hanggang dito po yan binabakura na, tapos tinatakpan nila yan ng takip, no? Yung bakod. Ayan, bali tinanong natin kanina kung para saan, ba't binabakura nila itong party na to. Dahil nga daw sabi nila may ayusin dito sa lugar na to. Sa lugar na to. Yan nga, bali itong ang kanal na to, no? Bali lilinisin na to. Sabi nila kailangan na bakuran para walang makapasok na mga tao. Kasi baka nga pag ginagawa nila to, nuhukay nila, baka merong
madiskrasya. Kasi sabi nga nila, mayroong mga tayong kababayan daw na may hirap sawayin, ano? Na kahit sawayin mo, hindi sumusunod. Kaya ngayon, nakita natin na yan, mayroon ng bakod. At ang bakod, tinakpan nila ng ito ng rapal nila. Hanggang dito dulo po yan, ano? Makikita natin. No? Yan, bali, yung iba dito, yung dating bakod na to, ito yung mga bakal. Ngayon yung mga nawalang bakod na ito, mga kahoy na inilalagay nila. Yan, makikita po natin talagang tuloy-tuloy na talaga ang magkatrabaho rito. Hindi na po dumadalo yung tubig dyan dahil nga puno na ng lupa. Yan, at tinubuan na nga ng damo. Isn't worth the time.